Ito na ngayon yung ating mga inahina isinasala ngayon. Ngayon kukuha tayo ng mga itlog dito sa loob ng 2 linggo na makakuha tayo ng magagandang itlog, no? Kaya sana sa mapapalabas natin ngayon, dahil naubos na yung ating mga manok na panlaban, nabili lahat na ubos. Ngayon magpapaano tayo? Magpapalahi naman tayo ng bago. Good day mga kasyoki. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking mga papalahi ngayon. Dahil sa ngayon naubos ang ating mga manok. Nung kailan nakakyaw, pinakyaw na yung ating mga alaga manok dito. Kaya tayo ay magpapalahi naman ngayon. Nang sa ganun, ang ating mga buyer mga kasyoki ay maganda yung makuha nilang mga manok dito, no? Kaya ito ngayon, dati ang aking paitlogan dito sa labas, dahil kapag ka ang isang inahin dito mo hinayaan na manging itlog, tapos nababasa-basa ng ulan ang kanilang itlog, pagka humapon yan sa kanilang itlogan, nagkakaputik yung kanilang mga itlog, no? Kaya baka masayang lang yung ating mga itlog na makukolekta. Kaya ganito, ang ginawa ko, muna ito sa aking bitawan dito sa loob. Nang sa ganun, yung mga paa ng manok natin na mga inahin ay hindi nagkakaputik, hindi nababasa. Ito yung aking gagawing sistema ngayon. Susubukan ko kung itong ganito ay maayos. Kasi naisip ko na dahil nagpuputik ang paa nila, yung itlog natin na nasisira yung itlog. Kaya sa ganitong sistema, palagay ko mas maganda ito na nakawala sila dito sa loob. Kesa doon sa yung iba kasi, yung mga big time na nagkasabong, na diba sila battery ang kanilang style. Battery cage ang kanilang style. Yung ganito naman, yung mga manok natin nakakalaya na nakakagalaw, hindi yung naka-steady lang sa isang maliit na kulungan. Hindi mo na sila makapaghukay-hukay sa lupa. Eh dito, nakakagalawang mga manok. Ang ginagawa ko lang dyan mga kasyoki ay kukuha tayo ng isang inahin, ipapaasawa natin sa isang ating ginagamit na broodcock. Yung ating materialis na lalaki, siya naman na doon natin na mamonitor lahat. Yung manok natin na inahin ay talagang naasawa. Kaya sa ganitong sistema ko, talagang 100% na yung ating mga inahin na sinasalang may similya yung kanilang mga puwet. Ito ay minsan yung iba itlog taba ang nilalabas nila. Sayang naman pagka yung kinukolekta natin walang similya. Kaya sa ganitong sistema, ito yung naisip ko na baka sakali tayong makakuha ng mas madaming itlog. Nang sa ganon, yung ating mga buyer na susunod, makakuha sila dito ng mga magagandang istag na panlaban nila. Dahil nakakahiya naman na magbenta tayo ng manok na hindi sila masaya na lalabas dito sa ating manukan. Ito yung aking ginagamit na broodcock. Ito ay napakaganda mga kasyoki. Itong talisain na to, ito ay ang bloodline nito ay galing pa kay Mr. Si Konsehal Mendoza. Konse Mendoza ng Tarlac City. Ito yung anak niyan. Ito yung aking nakuha na anak na nakalabas.
Yung tatay nito ay napakaganda, napakalakas mamalo. Kaya itong anak, nakuha niya yung power ng ama. Kaya ito yung aking ginamit. Ito yung isang kapatid niya sa ano, sa ama. Yan. Ito, hindi ito nakuha nung ano kasi medyo sa tingin nila bata pa. Hindi nila ito nagustuhan kasi medyo bata daw. Nung pinapalo naman ito sa bitaw, talagang nakita mo halos wasakin yung kalaban, no? Kaya sa ngayon, tatatlo na lang yung ating manok dito. Ito, hindi na ito nakuha dahil medyo ano na, palugon na siya. Kaya yung lahat ng manok dito na panlaban ay pinagkukuha sinimot. Sinimot na nila yung ating mga manok dito. Wala tayong naiwan kundi ito lang, tatlo na to. Kaya ngayon, wala tayong gagawin kundi ang magpalahi na lang ng magpalahi. Nang may maiipon tayong mga manok dito na mga itlog, ito yung ating papalabasin susunod na taon. Talagay ko, pag nakapisa itong mga manok na to, ang gaganda ng mga inahin. Ito yung isang itim. Ang nanay nito ay Leaper Hatch. Ang nanay nito napakalakas mamalo. Kaya noong naglaban itong dalawa, halos akala ko mamamatay silang dalawa kasi ang lalakas nilang mamalo. Akala mo mga tinali. Kaya sa susunod, ito abangan nyo mga kasyoki, yung mga lahat na magiging anak nito ay ibibigay ko sa inyo at kayo'y masisiyahan sa mga mapapalabas natin ng mga istag pag nakakuha tayo ng mga magagandang sisiw dito. So yan lang mga kasyoki, pinakita ko lang ang aking sistema ngayon. Ngayon sila'y nasa loob na ng aking bitawan. Nang sa ganun, hindi sila nagpuputik ang kanilang paitlugan doon sa loob. Doon ang pugad nila. So tuwing hapon, kukolektahin natin at nang sa ganun, hindi na madumihan yung mga itlog na ating makukolekta. Hindi nila matapak-tapakan na. No? So yan, nakita nyo may pugad yan, dalawa. Kasi dalawa lang naman sila, kaya dalawang pugad din. Iniiwasan natin na sila ay mag-agawan sa isang pugad. Kasi once na nagsabay sila na mangingitlog na, eh mag-aaway sila dahil kung iisa lang ang pugad na ilalagay mo. Kaya naisip ko, dalawang pugad, dalawa din yung babae. Malaya sila kung saan sila gustong mangitlog. Yan yung ating sistema. May nakolekta tayo dito. Ito ay hindi ko alam kung may similya na kasi nung nagsalang ako noong May 8 nagsalang ako, ngayon ay May 12 na. So hindi pa ako kumukuha ng itlog. Ito eh, hindi ko alam, baka kung ito ay may itlog na si Milia o ito, ganda ng itlog niya. Kasi may vitamins na yung kanilang iniinom. Sinusubuan din natin ng vitamins yan. Nagbibigay din tayo ng B-complex weekly, yung injectable. Kaya gusto natin maging healthy lahat ng mga similya na ilalabas ng mga inahin at noong ating ginagamit na broodcock. So yan mga kasyoki, abangan ninyo yung ating papalabas ng mga sisiw hanggang sa maging istag ang ating mga sisiw na makukolekta. Good luck na lang sa atin mga kasyoki kung tayo ay makakabuhay, no? Sana makabuhay na tayo kasi wala na tayong manok dito. Ayan na lang. Tatlo na lang ang ating tapos yung ating isang nanalo na nagpa-champion ng isang linggo. So ayan mga kasyoki, papakita ko sa inyo, talagang wala na akong mga manok dito. Wala na. Oh, wala na akong maialok sa inyo. Gusto man ninyo akong bisitahin. Wala akong maibigay na manok na pwede kong ialok sa inyo. Ito kasi open naman sa lahat ng mga gustong bumili. Sana no, kaya lang eh yung isang nagpunta dito nung nagustuhan niya yung ating yung ating laban na napag-champion natin, eh talagang nagustuhan niya yung mga palo ng ating mga nilaban. Naman naubos ang ating mga manok sa kanya.
So yan mga kasyoki. Sa mga ano pala, salamat nga pala sa lahat ng ating mga subscribers, no, na nagtitiwala sa atin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang din ng ating notification bell. Nang sa ganun naman eh, maging updated pa kayo sa mga susunod na video na aking gagawin. At sa mga tips na ibibigay ko na makakapulutan ninyo ng ano, maging guide sa pag-aalaga ng manok, sa pagkukondisyon ng manok. Hintayin ninyo mga kasyoki kung paano ko magkondisyon, papakita ko yan. At pwede din ninyong i-apply sa mga maliliit lang na nagmamanok na katulad ko, na ang manok bumabangga sa mga malalaking farm. Kaya hindi naman sapat magmamayabang, no? Kapag ka nakita nila na ako umakyat dun sa bungan, eh nagano na, nag-iiba na, dati walang ilaw, makita mo, mamaya mo iilaw na. Hindi nila alam kung saan sila pupusta. Sa una, dihado. Pag-akit ko, mamaya mo, yamado na. Hindi sa pagmamayabang mga kasyoki. Basta nakita nila yung panilok doon farm. Panilok na end. Yan mga kasyoki, oh. Hindi naman ako nagmamayabang. Yung ating mga nakuha. Yung mga 3-cap. 2-cap. Yan. 3-cap. Yan. 3-cap. 2-cap. Madami yan. Madami na tayo dito na naipag-champion sa sistema ng aking pagkukondisyon. Kaya naman nakuha natin yung mga ganitong klaseng champion, no? Kasi ngayon, hindi na ako bumupusta. Pinapapinance ko nga lang ang aking mga manok. At sa depende naman kung magkasundo sa ano, sa premyo, kung ano ang aming giging usapan, eh ganun na lang ang aking ginagawa. Oh. Magandang hapon ulit sa inyo lahat. At salamat sa nagtitiwala. At kung gusto niyo yung mag-comment, magtanong, kung kaya natin sagutin, sasagutin natin yan, pag-usapan natin kung kaya natin pagkakwentuhan dito sa ating libangan, no, ang pag-aalaga ng pagmamanok, kung paano tayo maghanda, kung paano natin palakasin ang mga manok na panlaban. So, salamat mga kasyoki.